narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa bilang ito. One Nutrition, One Nation. Mga ka-nutrisyon, isang masustansyang Miyerkules ng hapon sa inyong lahat. Isang oras na naman tayo makakasama-sama sa isang episode na puno ng takang impormasyon tungkol sa wastong nutrisyon. Welcome po sa lahat sa One Nutrition, One Nation. Ako po si Jomai Tonggol, Nutrition Officer 3 ng National Nutrition Council. Mga ka-nutrisyon, simula na po ng Holy Week ngayong linggo at marami tayong tradisyon na sinasabuhay sa pagsapit ng panahon ng Semana Santa. Marami sa atin ay umuwi sa kani-kanilang probinsya para makasama ang buong pamilya. Ang iba naman dumarayo pa sa mga beach o swimming resort, lalo na kasi at mainit na ang panahon ngayon. At marami rin sa atin naman, syempre ang nag-aayuno, no? Kasama na din doon ang pagpapawas ng kanilang pagkain ng mga karne sa panahon ng Semana Santa. Pero ano nga ba mga dapat nating alalahanin pagdating sa pagpili ng pagkain na makakatulong sa kalusugan ng katawan tuwing panahon ng Lent? At para dyan, makakasama natin sa hapong ito si Professor Zenaida F. Velasco, ang National President ng Nutritionist Dietitians Association of the Philippines o NDAP, upang magbahagi ng kaalaman tungkol sa wastong pagpili ng ating pagkain o kung sa English ay mindful eating. O yan, parang panibagong terminology na naman po na meron tayong matututunan ngayong hapon, mga kanutrisyon. At syempre, mapapakinggan din natin mamaya ang pinakahuling ulat sa nutrisyon at ang isang masarap pero syempre masustansyang recipe of the week mula kay One Nutrition Reporter at Recipe Princess CJ Aguinaldo. Para naman po sa ating Flash Report segment, makakapanayam natin si Miss Aliana Faith R. Caballero. Siya po ang Nutrition Officer 2 sa Municipal Nutrition Office ng Manolo Fortich Bukidnon. Isa po ang Manolo Fortich Bukidnon sa na-LGU po, no, na nag-commit ng Nutrition Honor Award sa kagaganap lamang po na National Nutrition Awarding Ceremony upang magbahagi sa atin ng kaalaman kung paano nila nakamit ang award na yan. So excited na ba kayo mga ka-nutrisyon? Tutok lamang dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation pagkatapos po ng ilang masustansyang paalala. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Boy. Commandment number 1, kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Alimbawa, sa protina may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Eh kung halo-halo? Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ang kampyon ng 10 Commandments! Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. At nagbabalik tayo dito pa rin sa One Nutrition, One Nation para po sa pinakahuling ulat sa nutrisyon, One Nutrition Reporter CJ. Ano ba ang balitang hatid mo para sa amin ngayong hapon? Magandang hapon, Ms. Jomai. Bumisita ang Assistant Secretary at Executive Director ng National Nutrition Council na si Dr. Azucena M. Dayanghirang sa Barangay Mati, Digo City, Davao del Sur noong ika-4 ng Abril para sa ceremonial handing over ng sangguniang pananaligan Resolution Number 22860 na nagsasaad ng lubos na pasasalamat at pagkilala ng Davao del Sur para sa kanyang di matatawarang suporta sa probinsya pagdating sa nutrisyon. Matatandaan na si ASEC Dayanghirang ay naglingkod bilang Provincial Health Officer at Provincial Nutrition Action Officer ng lalawigan bago maitakda na Deputy Executive Director ng NNC at sa ngayon ay Executive Director na. Kinilala ng probinsya ng Davao del Sur ang paglilingkod ni ASEC Dayanghirang dahil isa ito sa nanguna upang maibalik ang Provincial Hospitals Level 2 license to operate ng probinsya.
Ginawa rin din si Health Undersecretary Attorney Charade B. Mercado ng parangal dahil siya ang naging katuwang ni ASEC Dayang Hirang upang maibalik ang provincial hospital's license. Malaking tulong ang pagkakabalik ng provincial license dahil magagamit na ng mga higit na nangangailangan sa probinsya ang mga libreng serbisyo ng medical institution tulad ng free consultation, admission at surgical procedures. Iyan, Ms. Jomay, ang aking dalang balita. Salamat, One Nutrition Reporter CJ, sa haltid mong balita. Talaga namang isang karangalan, no? We are very proud dito po sa NNC na makatanggap ng ganitong parangal ang aming pinuno, no? Congratulations again, ASEC APET. Manatila lamang po kayo nakatutok dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation matapos ang ilang paalala. Walang mintis ang pagpo-breastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang First 1,000 Days, isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. One Nutrition, One Nation. Nakikinig pa rin kayo dito sa One Nutrition, One Nation. Alam niyo mga konutrisyon, mahalaga ang mindful eating sa pagpapanatili ng wastong nutrisyon ng isang tao sa anumang oras o okasyon. Hindi lang dapat kasi ayon sa itsura at lasa nakasalalay ang ating desisyon kapag tayo po ay namimili ng ating pagkain o pag tayo talaga ay kumakain na po, no? Dapat sinasaalang-alang din natin, syempre, higit sa lahat, yung sustansya na taglay ng ating mga pagkain na ating kinokonsumo, no, sa araw-araw. Kaya upang mas lalo pa tayo magkaroon ng kaalaman tungkol dito, nakakasama natin bilang resource person si Professor Zenaida Zeni Velasco. Siya po ang National President ng Nutritionist Dietitians Association of the Philippines o NDAP para sa topic natin na mindful eating. Isang masustansyang hapon sa iyo, Ms. Zeni, at welcome dito sa One Nutrition, One Nation. Magandang hapon sa iyo, Jomay, at yung ating mga talagang followers dito sa ating radio program nito na hindi lang siya multi-awardee, talagang marami siyang maitutulong sa ating mga kababayan. Yes, Ms. Zeni, kung di nyo po natatanong, tayo po ay napapakinggan mula sa Batanes hanggang sa Tawi-Tawi. So, from north to south po talaga. Wow. Ang ating wide listenership po dito sa ating One Nutrition, One Nation. So, umpisahan na po natin ang ating topic, Ma'am Zeni. Ano po ba yung ibig sabihin, no? Pag sinabing mindful eating, at ano po ba yung layunin nitong mindful eating na ito? Salamat. So, ang mindful eating ay walang kinalaman sa diet. Baka sabihin nyo, uy, may bagong diet fad na naman tayo, no? Ang mindful eating is just approach to food. Ibig sabihin yan, pag tayo kumakain, we now become more aware yung feelings natin rather than the food that we eat. Mm-hmm. Kaya ang unang-unang elemento niyan is focus. Sensual awareness. Alamin natin yung amoy, yung lasa, the texture of food. And pangalawa, dapat siya ay intentional. We only eat when we are hungry and we are not feeding our hearts. Yun yung tinatawag natin ng emotional eating. So pag tayo ay nagkakaroon ng experience with food, hindi tayo pwedeng judgmental. So, yun po yung mindful eating. At ang layunin po nito, napakasimple po. For us to have a healthy relationship with food. Pag sinabi ko, Jomay, healthy relationship, wala po tayong no good or bad food. And pinanghahalagahan natin yung food beyond the calories, the carbohydrate, the protein, and the fat.
at ang ating value as a human being ay hindi pwedeng madiktahan ng mga pagkain na kinakain natin. So, yun po ang healthy relationship. Yun, magandang umpisa po, no, ang ating talakayan. Dinescribe po ni Ma'am Zenny, ano nga ba yung mindful eating. Gusto ko yung ano siya, bigla talaga, yung emphasize agad ni Ma'am Zenny na hindi na naman ito another kind of diet. Tama! Ipo-promote. Kasi nakapag sinabi nga na mindful, I'm doing the mindful eating diet. So, hindi po ito isang form na naman ng fad diet. Alam mo, Jomai, ang opposite ng mindful, mindless. Ayan, marami tayo. Kain ng kain. Hindi natin na-experience yung food. Nag-multitasking tayo. So, nag-mindless eating tayo. Yeah. So, again, umpisahan na po natin. Ma'am Zenny, ano yung mga steps para may siguro talaga natin na mindful yung ating pagkain? Okay. Sige po. Napakahalaga. Before you open your mouth, you open your mind. So, kailangan aware ka that at this particular moment, kumakain ka, hindi yan kung anong-anong pinagsasabay na ginagawa mo. Diba? Aware ka. Ano itong pagkain ito? Ano itong amoy niya? As well, you involve the senses. Kaya nga pag sinabing mindful, talagang nandun yung sensual awareness natin, no? Kagaya ng sinabi natin, non-judgmental rin. Ibig mo ba sabihin, Jomai, pag sinabi ko, ay, ang ulam natin ngayon ay ampalaya. Ano kaya mga judgmental statements na may isip ng ating mga kasama? Or, you would say, nako, tara, kumain tayo ng lechon. Napakasarap. At yung mga judgmental dyan, unang sasabihin, ayoko, mataas ang kolesterol. Pampaikli ng buhay yan, no? So, yan yung mga judgmental. And therefore, masisira yung relationship mo with food pag inunahan mo na siya ng ganyan. Tapos, siguro nga, Ma'am Zenny, talagang may mga ganong nakaugalian na, no? Ang mga ka-nutrition natin. Kaya parang tama nga kayo, parang nagiging mindless na, no, yung ating pagkain sa araw-araw. And the fact pa na ang dami nga nating pinagsasabay-sabay, multitasking tayo, mapa work from home. Mga superwoman, superman tayo, di ba? Kaya nawawala na yung personal, tama kayo, wala na yung personal relationship with the food, no? Hindi mo na na-experience, hindi mo na nga nalalasahan, hindi mo na nga naamoy kung yung kinakain mo ay panis na pala. Action. So nawawala minsan yung sabay-sabay kakain tapos sabay-sabay magsasalita. Tapos saka mo baka ang nangyari pa, Ma'am Zenny, di ba? Mabilaohan ka pa kasi nga don't, di ba? Oh, don't open your mouth, don't talk while your mouth is full. So doon pala yung nagsisimula na yung tinuturo natin sa kabataan na don't talk while your mouth is full. Isa na pala yung mindful eating habit. Tama. Pwede natin ituro. Bata pa lang yung mga anak natin. Tama yan. At alam mo ba, kaya nakakayanan natin yung multitasking, eating, and talking. Dahil may katapat tayong tubig o beverage. Diba? Utungga ka para lalong bumaba lahat yung kinakain mo at para makapagsalita ka ulit. At karamihan, hindi tubig ang iniinom. Mga sugar, sweetened beverage. So isa din 'yon na somehow ay iiwasan din po natin. Tama ba, Ma'am Zenny, na as much as possible ang inom ng tubig ay bandang dulo na, no? Yes. Pagkain natin para hindi agad yung feeling ng busog agad tayo. Ilang suko pa lang inom ng tubig. So after 10 minutes parang busog ka na agad, no? Ma'am Zenny, kasi nadadilute yung mga digestive juices natin, no? So kanina narinig ko isang salita, kailangan nuyain natin yung pagkain natin. And do you know, Ma'am Jomai, nung ako'y nagte-training for mindful eating, I went into a course. Ang sabi sa akin ng teacher ko, dapat nunguyain mo yung isang pagkain 32 times. Naku, paano ba? Alam mo, ginawa ko yan.
konti ang nakain ko. Second, talagang mindful ako na kumakain ako. Kasi nga, binibilang ko muna yung 32 times, no? Tsaka, kain lang ng mga maliliit na bite size, hindi po yung sandamakmak na isang kutsara na talagang ipapasok. Parang yung uso ngayon, Ma'am Jenny, yung mga mukbang eating. Oo, mga budol-budol, diba? Sabi ko nga, hala, tayo inabudol na ng budol. Po, Ma'am Jenny, yes, bukod po doon sa bago buksan ang bibig, ay buksan muna ang ating isipan. Isip. Bago kumain. No? Uh-huh. Ito po ba ay isa sa mga traits or ugali, no? Na kailangan ng isang tao para makuha niya or ma-practice niya yung ng successful, no? Yung mindful eating. Tama yan. Alam mo ba, Jomai, ang mindfulness is a personality trait. So when you open your mind, syempre curious ka, mm-hmm, and you're willing to learn. So yun yung pinakamahalagang trait na kailangan meron sa mindful eating. We are open-minded, at the same time, tandaan po natin, kailangan rin po ng pasensya. Kasi it takes time para po mag-die yung mga old habits natin. Tandaan natin, namanapa po natin yan sa ating mga parents, maaring mga parents, minanasan, ninununuan natin, na inilipat naman sa atin. Mm-hmm. Kasi kanina sabi nga, it takes yung open-mindedness, hindi lang pala Ma'am Jenny sa networking, open-mindedness, pati dito sa mindful eating. Tapos sabi nyo yung mag-develop ng pasensya, no? Siguro kung ako mag-uupusan ng mindful eating, considering yung kanina rin na senior nyo na sabi ng teacher nyo na 32 times, baka pwede po muna umpisahan na 20 muna. 22. 22. Tapos sabi natin, successful na ako, pwede ko na siyang tagalan pa, no? Parang ganun. Yan yung mga, step by step, yan yung mga, no? Small wins mo, eh. Yan yung mga small wins mo. Pero ako, I was challenged, Jamai. Sabi ko, aber, tignan ko nga ako ano mangyayari ng 32 minutes. And would you believe, you can eat less dahil it takes 20 minutes bago mag-register sa mind mo na busog ka na. Imagine people eating so fast, eating so mindlessly, nako, marami silang makakain. Yun nga eh. Tapos, usok-usok pa Ma'am Jenny, yung mga buffet lunch natin dati. Tapos, meron pa tayo unli, no? Ma'am Jenny, opo, so parang ngayon po, makakatulong yung mindful eating sa nutrisyon ng isang tao, no? Nakakabawas nga ba to? Kasi sabi niyo kanina, na-practice ninyo yun, di ba? 32 times na 82. Kapag gano'n, nakakabawas ito sa sobrang timbang. Mare, kasi bumabagal yung pagkain. Konti na lang yung kinakain mo. And I will teach you another technique, Jomai. Pag ikaw ay nagma-mindful eating, kailangan ang plato mo ay breakfast plate. Must be eat. Yun. Napakahalaga yun, no? So, tinanong mo ko, nakakabawas ba ng timbang, ng sobrang timbang ang mindful eating? Sabihin ko sa iyo, it will not guarantee weight loss. Pero according to obesity reviews, 18 out of 21 na lessen po yung binge eating, nag-lose po ng weight, at na lessen rin yung mga emotional eating behavior, nag-improve po ang blood glucose for people with diabetes. So, maraming benefits, Ma'am Jenny. So, sana sa mga nakikinig sa atin ngayon, mga ka-nutrisyon, talaga kailangan mag-practice na tayo sa mga hindi pa, sa mga mindless pa sa ating mga pagkain, ano? So, kailangan matuto na tayo one step at a time mindful eating. One step at a time. Marami na akong nakuhang tips, Ma'am Jenny. Basta may tip ka lang. Mm-mm. At open yung mind mo, Jomai, itry mo. Kasi it's going to be a personal experience. So, nasa iyo yan.
Sabi na, nabanggit niya, actually kababanggit niyo lang, based dun sa nabasa ninyo ng mga obesity studies, yes, bumaba yung kanilang pagiging timbang dahil bumaba yung lessen ba, no? Nabawasan yung kanilang binge eating, nabawasan yung pagkain nila pag sila ay stress or emotional. Nabawasan din, ma'am, yung blood sugar. Tama po ba yung nabanggit ninyo? Ito so, may mga sakit po or mga condition ng health condition kung saan nakakatulong po talaga yung mindful eating. Okay. Ang prinsipyo niyan, Jomai, alam mo, ang overeating ay leads to obesity. Pag sinabi naman natin obesity, meron rin yan mga chronic diseases na kaakibat yan. It's a risk factor. So therefore, pag tinignan natin yung mindful eating, maari natin mapababa yung ating blood pressure, at marami na pong studies na nagsabi dito na it could really bring down your blood pressure. Benefit also for the heart, kasi hindi na overtask yung heart eh. Konti lang yung kinain mo, di ba? So hindi siya magtatrabaho ng doble for the digestion of food, for the distribution of food, etc. Even, sabi ko nga, for diabetes. So, this is not a medicine, but it is just telling us that our relationship with food, it will become, again, a relationship that the body can really benefit. But remember, mindfulness or mindful eating is never a substitute for mental health treatment. Nice. That's a nice one, Ma'am Zenny. Tsaka nagustuhan ko din yung sinabi ni Ma'am Zenny, this is not a medicine. Yes. Hindi din ito yung parang pinaka-shortcut natin para magbawas tayo ng timbang. Kundi ito ay isang strategy. Okay. Kaya Ma'am Zenny, tama ba? Ito talaga ay iba, no? Different talaga siya sa mga fad diet na nauso. Yes. No? So, paano ba talaga... Kanina parang nabanggit niya na din, no? So, paano pa ba siya na iba ang mindful eating sa fad diet? Kasi mga fad diet, alam natin, mayroong mabilisang promises sa atin yan. Alam mo, fad diet, fad nga eh. Tapos nawawala din siya, napapalit na naman ng bago. Now, mindful eating, as I've mentioned, is not a diet. And the intention is not weight loss. Tama. Hindi talaga pang matagalan yung benefits na nakukuha natin sa mga nausong fad diets before. Pero dito sa mindful eating, pang matagalan, no? Yung benefits actually, na mabibigay nito sa atin. It will also address yung psychological health. Diba? Kaya nga minsan pag nag-mindful eating ka, you will realize that you can sleep better. Yun, meron ka palang ganun. Oo, may mga ganun. And, nare-release ka sa mga stresses mo. Kasi, unang ginagawa rin natin, pag mindful eating tayo, tinatanong natin would be, what is my emotions when I am eating, no? And most of the time, pag huminto ka at inanalyze mo yun, mapapansin mo, kaya ka kumakain ay dahil nagagalit ka, natetension ka, na-stress ka. When you open your mind and you realize that, tutulungan ka ng sarili mo na ma-recognize yun, you're able to accept yourself. Na-correct mo na din or na ano nga na tama yung kanina sinasabi pa ni Ma'am Zen, naa-apis ka with yourself din. Yes. At may ganitong mindful eating. And you will not blame yourself, you will not blame other people, and you will contribute to a sustainable planet kasi by this time, alam mo na kung ano yung pipiliin na mas healthier foods, and therefore, we are also gearing towards the plant-based diet.
Yan. So yan, mga kanutrisyon, ang dami na po nating nakuhang tips, ang dami na nating nakuhang impormasyon. No? Umpisa pa lang po no, ng ating talakayan po with Ma'am Zenny Velasco of NDAP. So pansamantala po muna tayong hihinto no, para magbigay po ng ilang masustansyang paalala. Stay tuned at magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Mamoy, kailan bang hugasan maigi ang gulay? Eh, nulutoy na rin naman. Elmer, itong repolyo mo kamalinis pero tignan mo mga singit-singit. Nyik! Sabi ng Kumainment No. 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Alam mo ba, naospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karindilya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo! Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. One Nutrition, One Nation. At magbabalik po tayo dito sa One Nutrition, One Nation. Una nating tinalakay kanina kung ano ang mindful eating at paano nga ba ito nakakatulong, yung technique or strategy na ito para magkaroon tayo ng tamang nutrisyon sa ating katawan. So upang ipagpatuloy at madagdagan pa ang ating kaalaman tungkol sa usaping ito, kasama pa rin natin si Ms. Zenaida, si Professor Zenaida Zenny F. Velasco. Siya po ang National President ng Nutritionist Dietitians Association of the Philippines o NDAP. Ayan, so Ma'am Zenny, tuloy po natin yung ating mindful discussion on mindful eating. Ano po ba yung mga dapat na mga habits na medyo hindi kagandahan, no? Na dapat talaga nating iwasan na, no? Para makatulong tayo sa mindful eating. So kanina nabanggit niyo na huwag kumain kung tayo ay emotional, kung tayo ay galit, kung tayo ay walang pera. Lahat naman tayo, depende. Alam mo, ako rin ay nagtuturo ng stress management at palagi ko sinasabi, ang stress management, 80% is our perception, 20% lang yung something that you cannot control. So, yun po. It's within our power po, no? At napakahalaga pag sinasabi natin mag-mindful eating tayo, moderate lang po yung serving portion or portion sizes. We are after the quality but not the quantity. Kaya okay, naisabi ko nga eh, mas maliit na plato, mas maganda. Dapat din ba, Ma'am Zenny, ang ating kinakain ay the more colorful it is, the more nutritious. Tama po ba yun? Oo, kasi nandiyan yung rainbow diet, no? 7 colors of the rainbow na makukuha natin sa gulay, sa prutas. Yan yung makakatulong sa atin, no? Pero alam mo, may isi-share ako sa iyo, Jomai. Siguro hindi ko alam eh. Kasi, of course, ang aking masteral ay psychology. And, of course, malapit na rin ako for my PhD in psychology in UST na nahinto lang, no? Ito ang sikreto. Ano bang kulay ng plato ang pwedeng gamitin para mabawasan yung desire ko for more food? At kayang kulay yan, Jamay? Puti? Kasi usually puti po. Sa mga usually, ano eh. Puti. Dito sa mga ano, sa mga... But you know, sa mga buffet match. Sige. On a site, psychological standpoint, ang kulay ng plato na hindi kayo gaganahan kumain masyado is the color blue. Ayan. O, ngayon magpapalit ka na ng plato. Puting. Siguro. O, diba? Kasi pag blue plate, tendency niyan talagang hindi ma-stimulate yung appetite natin versus a white plate. Okay, isa ko tuloy kung meron tayong mga restaurant na kinakainan ng ano, parang wala ka nang si-serve or gumagamit ng blue plate. Dapat din ba, Ma'am Zenny, sa pagpili pa lang ng pagkain, mindful na din tayo? Yes, tama. Okay, so ibig sabihin, yung mga pagkain na lulutuin mo at kakainin ng pamilya, sa simula-simula pa lang, kailangan pinipili mo na yung mga tamang pagkain. Pwede rin, Ma'am Zenny, siguro, pag sinabi natin quantity.
Sundin lang natin lahat yung pinggang Pinoy. Ganun lang dapat karami yung portion sa isang kainan. Okay, Marceni, kanina nabanggit niya din about Lenten season, no? Ito sa opening din natin kanina about Lenten season, no? Siyempre ngayon yan sa among Christians, no? May mga nag-aayuno or nagfa-fasting. O hindi nga, minsan kumakain sila ng, hindi sila kumakain, no? Sa buong araw bilang bahagi nga ng kanilang pananampalataya. Ay, duwala sa pananampalataya. Ano ang mga tip na pwede niyong ibigay sa mga nag-o-observe po ng ganyan, Ma'am Jenny? Okay. So, kailangan rin natin ng nutrition, no? Pero meron rin po tayong age limit. Hindi po ito pwedeng gawin ng mga elderly. Hindi po rin ito pwedeng gawin na may diabetes kasi kailangan po consistent yung carbohydrate intake nila, no? So, ang napapansin ko, dahil ito'y ginagawa rin ng mga magulang ko, nakita ko na ang kinakain lang nila ay soup. Pero yung soup nila, hindi po clear soup, cream soup po ang tinitake nila. Okay. At magtataka ko sila ay nakakalagpas doon, no? Kasi meron mga ritual o celebration sa isang community, no? Na one day fasting sila para pagdating ng Black Saturday, magkakaroon sila ng celebration at doon lang sila pwedeng kumain. So, maging maingat rin po tayo sa tinatawag na fasting, no? Kasi hindi naman po lahat pwedeng matolerate yung fasting. Yeah, tama po. Tama. Not everybody ay pwede nga. No? Karina, nabanggit nyo nga po, hindi. Siyempre, sa mga may sakit na, sa mga senior natin, hindi naman talaga dapat na as much as possible ay talagang, tsaka kailangan yung na-practice na nila before, hindi yung biglaan ka nalang magpa-fasting ngayong taon na to, di po ba? Ma'am, ito na po ang ating last question. May mga alternative po ba o mga ano po yung masasuggest nyo mga alternatives sa karne? Kasi alam naman natin na tuwing mga itong mahal na araw, may mga nag-abstain, no? Na kumain or umiiwas talaga sila sa karne ng baboy or karne ng baka, mga ganyan. Ano po kaya yung mga alternative na pwede nilang kainin, no? Meat alternatives ngayon pong panahon ng Kwaresma. Well, pwede po yung tinatawag natin na TVP or textured vegetable protein. Pwede rin mga tokwa, pwede rin po mga tofu. Alam na natin yung mga sardinas, di ba? Kaya bilhin ang sardinas ngayon sa supermarket eh. Pero tingnan rin po natin mga butong gulay, mga legumes. Oo, yun. Alternative source of protein rin sila. At kung tayo ay iinom ng gatas, which is also a good source of protein, at maingat po tayo sa ating timbang, piliin nyo na lang po yung low-fat milk or meron po tayo mga soya milk, di ba? Sabi ni Ma'am Jenny, butong gulay, baka sabihin na naman ng mga merayoma. Sa akin pwede ang butong gulay, lalo munggo, lalo tataas ang ano ko, lalo ako makakarayoma. Tama ba yun, ma'am? Yan po ang isang bagay na ipinilawanag sa akin ng aking pinsan, si Dr. Jaime Galvestan. Pinag-aralan niya yan mga habits ng pagkain ng mga mabubutong gulay, kagain ng munggo. Sabi niya, nakakapagtaka naman, baka ito na yung ating isa sa mga judgmental sa mga... Ito yung sinasabi mo na kailangan i-validate natin. And of course, being a functional doctor, medicine, talaga naman sinabi niya, hindi tataas ang ating uric acid ng ganong kataas sa pagkain ng munggo. Takot na takot, di ba? Ang dami talagang umiiwas na, yun talaga may mga maling paniniwala. Oo, pero Jamay, being a nutritionist dietitian, ang uric acid nyo ay maaring tumagal sa katawan kung kayo ay mahilig kumain na matatabang pagkain. Yan, so narinig po uli natin yan, mga ka-nutrition po, no? Ang dami po nating mga bagong
impormasyon na narinig kay Ma'am Senny ngayon and yung mga dinidemystify niya, no? Yung ilang mga maling paniniwala na meron tayo, yung mga naging judgmental tayo masyado sa ibang mga kasi product. Alam mo, Ma'am Jamay, malawak po yung topic ng inflammation. Ibang episode. Oo. Kaya maari yung sinasabi nilang arthritis na yan dahil sa pagkain ng mga pagkain na mayaman sa ganyan daw, hindi naman yan totoo. In fact, kailangan po kung gusto nyong umiwas sa uric acid, medyo babawasan lang po natin yung pagkain ng mga internal organs. Yun. Mga laman loob po pala. Laman loob. Mas mataas ang content na uric acid. Yes. So, ayan. Go, nako, masarap po yan. Kung lalagyan ng konting tinapa, di ba? Yes. Opo, yan po ang aking ginagawa. O ngayon, nagninilay-nilay sila habang sila'y kumakain. Tanong naman nila, ano ba ang sangkap nitong pinakbet na ito? Okay. So, that is again an appreciation of mindful eating. Yun. Ayan, so ipuputuli na po natin. Alam ko marami pang gustong malaman ating mga ka-nutrition mula kay Ma'am Zenit. Napaka-interesting po talaga itong ating topic on mindful eating. Maraming salamat, Ms. Zenit, sa lahat po ng makabuluhang impormasyong ibinahagi mo sa amin. I'm sure talaga maraming natutunan ng ating mga avid na mga tagapakinig mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Pero bago tayo magtapos, Ma'am Zenny, mayroon ka po ba ang panghuling mensahe para sa ating mga kanutrisyon? Okay. Ang message ko lang sa inyo, i-try nyo po aralin, alamin kung ano po yung mindful eating. And mindful eating is having peace with your food, having healthy relationship with food. In that way, you will enjoy your life and you could even have a positive outlook in life. Yun lang po. Salamat for the invitation. Thank you again, Ma'am Senny, and sana nasa uulitin po. So ayan po, all the time. Thank you, Ma'am Zenny. So, ayan po, napakinggan po ninyo ang aking panayam kay Professor Zenaida F. Velasco, kay Ma'am Zenny po. Siya po ang ating National President ng Nutritionist Dietitians Association of the Philippines, o NDAP. At huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa po ang One Nutrition, One Nation. Walang mintis ang pagpo-breastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. One Nutrition, One Nation. Nakatutok pa rin kayo dito sa One Nutrition, One Nation na hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Tayo po ay napapakinggan sa 50 community radio stations mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. At ngayong hapon po ay makakasama natin si Ms. Aliana Faith R. Caballero. Siya po ang Nutrition Officer 2 sa Municipal Nutrition Office ng Manolo Fortich, Pukidnon. Isa po ang bayan ng Manolo Fortich, Pukidnon sa mga LGU na nagkamit ng Nutrition Honor Award sa kagaganap pa lamang na National Nutrition Awarding Ceremony nitong Marso. Naimbitahan po sila, no, upang magbahagi ng inspirasyon at kaalaman kung paano nila nakamit ang award na ito. So isang masustansyang hapon sa iyo, Ms. Aliana. Ito po si Jomay Tonggol at welcome sa One Nutrition, One Nation. Masusensyang hapon din po sa inyo, ma'am. Good afternoon din po sa lahat ng mga listeners natin ngayon. Okay, so umpisahan na natin ang kwentuhan, Ms. Aliana. Kamusta naman po kayo dyan sa Manolo Fortich, Pukidnon? At ano po ba ang kasalukuyang nutrition situation ng mga taga Manolo Fortich? So far po, Manolo Fortich has been living its mission of addressing and improving the nutrition status. Municipality through collaborative efforts and innovative interventions of the stakeholders.
where we're also innovations in terms of approaches in addressing the nutrition needs, especially the children of Manalo Fertig, to cater the needs of our clientele. The nutrition situation of Manalo Fertig is decreasing from 2016 to 2021 po. When you say decreasing po, Ma'am Aliana, ano po yung prevalence rate po ba nung simula nung 2016 tapos ngayong 2020 po ba or 2021? Yes. From 0.43% po, bumaba na po kami to 0.1% po. Yan po ay sa mga underweight po, Ms. Aliana, or sa stunting? Sa underweight po. Mm-mm. Ano naman po, Ms. Aliana, yung ating prevalence rate or kalagayan ng ating mga stunted na mga kabataan, kung meron man po? Sa stunted po namin, and wasting, decreasing po kami. And ang overweight po namin increasing po. So, from 2016 po, 4.67% po ang stunted namin to 1.05% na lang po. Oh, ang laki din naman pinaba po. Ano, yes, kanina ang sabi niyo naman po ay yung sa overweight. Ito naman po ay pataas. So, another challenge na naman na haharapin po ng Municipal Nutrition Committee. Ano po ba, gano'n po ba kalaki or ang stunted, ang overweight po ng mga kabataan natin, Ma'am Aliana? From 0.7% po, tumaas po siya from 0.80%. Siguro po dahil po nagka-pandemic po tayo, so marami po talaga tayong mga overweight na bata kasi hindi po sila nakakalabas, hindi po nakapag-exercise. Baka yun po ang reason po namin. So kahit na ano po no, kahit na ganun ka yung prevalence rate. Pero Ms. Aliana, tanong ko lang, ilan po ba yung total population? Ito po ba ay sobrang laki in terms of numbers or maliit lang din po kung i-translate po natin ito sa bilang, yung talagang actual number of how many stunted ba yan or how many are overweight children sa inyong bayan? Ang stunted po namin yung 2021, 349 po ang bata na stunted. So, sa overweight din po, 19 lang po ng mga bata. Ay, naku, maliit lang pala. Yeah, I think mukhang kayang-kayang tutukan talaga po yan no, ng ating mga membro po ng Municipal Nutrition Committee. Kaya, Ms. Aliana, tanong ko lang, dahil dun sa magandang performance ng inyong pagmamanage or pag-i-implement no, na nakita natin sa patuloy na pagbaba ng number ng underweight, ng wasting, tsaka ng stunted, paano niyo po ba, or pwede niyo po bang i-share sa ating mga nakikinig? Ano po ba yung, paano niyo na ipapatupad po yung inyong nutrition program sa inyong bayan? Ano po yung mga support na naibibigay ninyo, especially syempre kayo bonisipyo, ano yung mga support na naibibigay ninyo sa mga barangay na nasasakupan po ng Manolo Fortig para umayos din yung implementasyon ng kanilang nutrition program? We partnered po with different organizations. We have the local implementation of the Utanan sa Tugaran or the Backyard Gardening. So we partnered with a specific foundation po. Para aside sa vegetable seeds po, makakapagbigay din po kami ng fertilizers. And we do close monitoring po para ma-sure po namin na tinatanim po talaga nila ang yung mga seeds na binibigay po namin. Mm-hmm. And we also have po the RQPS or the Real Quality Public Service, which is every Friday po namin siya ginagawa. Naghahati po kami ng servisyo sa mga sitios and barangays. Katulad po niya ng mga medical, dental, and kasama po ang nutrition office sa pagbibigay po ng servisyo, which is conducting of breast milk drive. Kasi po, humingi po kami ng mga excess na breast milk sa mga lactating mothers po para maibigay din po namin sa mga infant na nangangailangan, katulad yung mga nasa critical care or nagka-calamities.
So, may bibigay din po kami ng mga breast milks. And we also provide po commodities and email ribbons for the 192 zones na pinapakain po nila, which during po sa conduct of OPT. And we also have po the Nutrition Rehabilitation Center, which serves as our OTC facility. And our pride po, the Human Milk Hub. So, first po siya sa Mindanao na Milk Hub, which store and collect the breast milk po for the infants. And we also partnered from the Academe and the DOST for the bamboo shoot production for the sustainable livelihoods sa women's po ng Manolo Fortich. Wow, ang dami po pala talagang pinapatupad ng mga nutrition-specific and nutrition-sensitive programs dyan po sa inyong bayan. Tanong ko lang, dagdag na katanungan po, Ms. Aliana, kayo po sa munisipyo, sa Municipal Nutrition Office, paano nyo po ba natututukan o ginagabayan yung ating, ilan ka ba ang barangay ng Manolo Fortich? Yun po muna tanong ko pala. Yes, so we have 22 barangays po. 22 barangays. So, yung pong 22 barangays na yon, ilan po ang BNS natin doon? As of now po, we have 33 BNS. So, may isang barangay po na tatlo po sila. May dalawa po na dalawang tagdi-dalawang BNS din po. Yun po. Ma'am Aliana, paano mo natututukan yung 33 BNSs na yan para mas umayos yung kanilang pag-monitor at pag-coordinate ng barangay nutrition program naman? We have staffs po na assigned po sa kada programs po. Example po, OPT, meron po kaming technical staffs para siya po magtututok sa mga OPT po. And we have po the F1K coordinator and the PMAM coordinator po. Para mas lalo po namin matutukan yung mga program kasi mahirap po kung palipat-lipat po kami sa isang program to another. Hindi po namin siya masyado matututukan. Tapos po, meron po ba kayo ding naka-designate na parang BNS program coordinator din? Yes po, we have BNS Federation President. So, siya po yung follow-up po sa mga BNS, especially yung mga documents po na kailangan i-submit. So, siya po ang nagsisilbi na parang coordinator po nila. Para ma-sure po namin yung mga documents and mga programs po namin na nabibigay po talaga siya sa mga vulnerable groups. Kaya ko po na itatanong to, mga ka-nutrition, kasi sa tingin ko po ang Manolo Fortich Nutrition Office, yung Municipal Nutrition Office ay mayroong karampatang mga human resource, no? Tama po ba, Ms. Aliana? Para yes, talaga pumutok, no, sa kanilang nutrition program implementation and coordination sa 22 barangays. Ilan po ba kayo lahat dyan sa Municipal Nutrition Office, Ma'am Aliana? Currently po, 6 na lang po kami kasi wala na po yung MNO namin. Ayun, yun nga lang ang medyo sad news. Kasi kakaalis lang ni Ma'am, no, ni MNO Christine, no, to pursue her postgraduate studies, no, na magpi-PhD na po yata. Tama po ba, Ms. Aliana? Yes po. So we hope makapag-designate din po or makapag-identify na po si Mayor Clive para maging hindi, kumbaga, hindi ma-feel ng nutrition office ang pagkapilay management po, no, kasi nga po ay wala po ang pinaka-head sa ngayon, but andiyan naman si Ms. Aliana at kasama po ang 5 pang nutrition office staff para po ipagpatuloy pa yung mga plano, no, na meron po ang Manolo Fortich sa taong ito at sa mga susunod pang taon. Kaya, Ms. Aliana, ang tanong ko po, since kayo po ay nakamit na, no, ang pinaka aasam na Nutrition Honor Award, no, ng LGU, no, sa pagpapatupad po ng nutrition program. Ano po kaya yung mga tips na maaari mong i-share, no, sa kapwa mo nutrition officer, no, para lalo pang suportahan ng lokalidad, no, ng inyong local chief executives at ng inyong sangguniang members sa pagpaplano at pagpapatupad ng inyong local nutrition action plan?
Ano ba ang sekreto ninyo? Para po sa amin, different LGUs, different situations po. Pero kung ano po yung nag-work para po sa Manolo, we made sure we have assessed our current situation. So, we identified and analyzed our needs. And we define our priority areas, especially our vulnerable groups. And for our MNC members and stakeholders, it is very clear to them that the existing and future programs where they will come in. And we also need the collaborations with our MNC members and stakeholders because there is no standalone program if we want a healthy and nutritious children in our municipality. So thank you for the tips no na na-share ni Ma'am Aliana. Nakuha ko doon yung tamang pag-assess, tamang pag-prioritize, no? Kasi kung walang tamang assessment, paano nga pa natin mapaprioritize, no? Ma-identify yung talagang pinaka-mas nangangailangan sa ating mga vulnerable groups. And maganda rin yung sinabi ni Ms. Aliana, sana nakuha din yun ng ating mga nutrition program managers, yung collaboration nga among the municipal nutrition committee members. Kasi syempre, ang hirap tumakbo ng programa kung mag-isa ka lang. Di ba, Ms. Aliana? Ito lang suporta ng ating mga kasamahan sa LGU, ano, especially kung walang suporta ang taga-budget. Kasi paano nga naman tatakbo programa kung walang pang gasolina. Diba, walang budget, yes, walang pang-hostos. Ayan, so, ang huli ko po nalang tanong, Ma'am Aliana, no, ano pa po ba ang inyong plano, no, para sa bayan po ng Manolo Fortich ngayong 2022 upang mapanatili pong matagumpay at sustainable po yung pagpapatupad ng inyong mga nutrition programs. Yung kanina po mga nabanggit ninyo, napakarami nga po nun, na nabanggit ninyo kanina. So, paano po, ano pa yung inyong mga plano po? To ensure po the sustainability of our nutrition programs, we must look back po and reassess our strengths and where we need to improve. We must not limit ourselves to what we used to and to continue to seek improvement. And we can expand our services to new and better versions of our service arising from the previous ones. And it is also important to learn and look for the best practices of other LGUs because from them, we can learn new innovations and interventions that we can adopt to improve our nutrition programs. And lastly, it is important to have collaborative efforts beginning from the grassroots levels to reach our full potential in nutrition. Yan. Thank you, Ms. Aliana, sa iyong mga nabanggit na share na mga plano pa, no? So, again, baka meron po kayong panghuli pang mensahe, no? Para sa ating mga ka-nutrition, Ms. Aliana? Yes po. Para po sa mga listeners po ng mga Nutrition Action Officer, LCEs, and sa start lang po siya mahirap na mag-sell ng nutrition programs. Pero kung may passion po kayo at ipinapakita po ninyo kung gano'n po ka-importante ang nutrition programs para po sa ating vulnerable groups, baka po mapupursige po yung mga LCEs po natin or other stakeholders na suportahan po tayo sa ating mga programa sa para po sa nutrition. Yan. Thank you. Masalamat muli, Nutrition Officer. Yan po si Nutrition Officer, Ms. Aliana po. Naway palagi po kayong safe chan at healthy. At sa lahat po ng ating nutrition sa bayan po ng Manolo Fortich sa Bukidnon. So, mga ka-nutrition, susunod na po ang paborito ninyong recipe of the week. Ihahatid yan sa atin ni Recipe Princess CJ sa pagbabalik po ng One Nutrition, One Nation. Walang mintis ang pagpo-breastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. One Nutrition, One Mission.
Welcome back sa One Nutrition, One Nation. Narito na siyempre ang inyong hinihintay, recipe of the week na. Ano ba ang hinanda mo para sa amin ngayong hapon, Recipe Princess CJ? Masustansyang hapon, Miss Jomai. Isang masarap, masustansya at nakabubusog na recipe ang hatid ko para sa inyo, mga kanutrisyon. Samahan niyo akong ihanda ang Pinoy Chop Suey. Before anything else, food safety reminder muna. Bago at pagkatapos magluto, ugaliing maghugas ng mga kamay nang hindi bababa sa 20 segundo gamit ang sabon at malinis sa tubig. Ikalawa, para sa mga ingredients na gagamitin, tiyaking nalinis silang mabuti pati na rin ang mga gagamitin mga kasangkapan sa pagluluto. At ikatlo, linisin din mabuti ang lugar na paglulutuan. Ngayon ay ready na talaga tayong magluto. Simulan natin sa mga ingredients na kakailanganin natin sa pagluluto ng Pinoy Chop Suey. Ang mga sangkap ay kalahating guhit ng luya, 3 kutsara ng toyo, 3 kutsarang asukal na pula, 2 butil ng bawang, dinikdik, 1 piraso ng sibuyas Tagalog, hiniwa, 1/4 na tasa ng hibe, ibinabad sa 2 tasang tubig, 1/4 kilo kamoteng dilaw, hiniwa ng pahaba, kalahating kilo ng kalabasa, hiniwa ng pahaba, 1 bigkis ng dahon ng alubati, 1 tasa ng dahon ng malunggay, at 2 kutsarang mantika. Para sa paraan ng paggawa, una ay habang naghahanda ng mga sangkap, ibabad ang luya sa toyo at asukal. Ikalawa, igisa sa mantika ang bawang at sibuyas Tagalog. Tanggalin sa pagkakababad ang hibe at igisa. Ikatlo, isunod na igisa ang kamote at kalabasa. Idagdag ang toyong pinagbabara ng luya. Ika-4, haluin ng bahagya at takpan. Pakuluin sa mahinang apoy ng 5 minuto. At ang 5, idagdag ang alubati at malunggay at pakuluan sa mahinang apoy hanggang sa maluto. Hango ito sa mga lutuing gulay, simple, mura at masustansya ng National Nutrition Council. Ang recipe na ito ay makakagawa ng 4 na tasa. At yan ang aking recipe for the week, Miss Jomai. Maraming salamat, Recipe Princess CJ. Talaga namang suwak na suwak, no? Hindi lang ngayong mahal na araw, pati na rin syempre sa budget ang recipe na iyong hatid ngayong hapon. Kaya mga kanutrisyon, subukan ninyo yan, no? Sa susunod ninyong pagluluto. One Nutrition, One Mission. At natapos na naman po ang isang oras ng masustansyang episode ng One Nutrition, One Nation para sa araw pong ito. Isang oras na programang sana ay nakapulutan ninyo, no, ng mga bagong kaalaman tungkol sa pagpapanatili ng maayos na kalusugan at syempre ng wastong nutrisyon. Muli, maraming salamat sa ating resource person na si Professor Zenny Velasco, National President ng Nutritionist Dietitians Association of the Philippines, sa pagtalakay tungkol nga po sa mindful eating. Nagpapasalamat din muli kami kay Ms. Aliana Faith R. Caballero, Nutrition Officer 2 sa Municipal Nutrition Office ng Manolo Fortich Bukidnon, para po sa pagbabahagi niya sa atin, no, ng tips at inspirasyon sa pagpapatupad po ng nutrition program sa kanilang bayan. Nais ko rin pong pasalamatan si One Nutrition Reporter at Recipe Princess CJ Aguinaldo at syempre sa ating production staff na si Ms. Rocky Cordero. Maraming salamat sa inyong lahat po na patuloy na nakikinig at sumusuporta po dito sa One Nutrition, One Nation. Kung may nais po kayong batiin, no, or kamustahin na kamag-anak, BFF, besties, at mga mahal sa buhay, dito man po yan sa Pinas or abroad, go na po at i-text nyo lamang po sa aming number, sa aming cellphone number. Ito po, 0918-620-7660. Kung meron din po kayong comments or suggestion na topic, no, na nais ninyong i-airin namin para mapaganda pang aming radio program, welcome din po yan. I-text nyo lamang po yan sa amin. At para palagi kayo updated sa mga balita at gawain ng NNC, hanapin nyo lamang po at ilike ang ating bagong Facebook page, okay? NNC, One Nutrition, One Nation Radio Program. Pati na rin syempre ang official Facebook page ng National Nutrition Council Official. Libre nyo rin po mababalik-balikan at syempre ma-i-share sa iba pa nating kanutrisyon, no, ang ating mga nakaraang episode sa Facebook at sa YouTube channel
ng One Nutrition, One Nation. Kaya mag-subscribe na po kayo, mga ka-nutrition. Patuloy nyo kaming samahan at pakinggan sa One Nutrition, One Nation dahil palagi namin gagawing masustansya ang inyong Miyerkules ng hapon. Hanggang sa muli, sa ngalan po ni Dr. Apet Dayang Hiran, Assistant Secretary at Executive Director ng NNC, ito po si Chomay Tonggol, na tuwi na ay nagpapaalalang sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Bye-bye!